kaibigan, welcome sa programang Bicol on the go. Yan. Mm-hmm. Si aking partner ngayon ay kasama ko ngayon. Mas lalong nagdagdagan talaga ang gwapo. Masaya ako, partner, na nakasama ko ang aking idol. Matagal ng idol. Mga idol natin ay nandyan lang yan. Sige, welcome sa ating programa, mga kaibigan, sa ngayon pong araw ng Sabado. Tayo po ay simulcast live na pakinggan sa Home Radio Naga at sa BHTV, sa Facebook page at sa YouTube channel. Yan. Si partner, kumusta? Good morning sa'yo. Good morning din, partner. Talagang sabik na sabik akong makausap at matuto sa ating mga makakausap mamaya lamang. Kumusta yung after ng ilang months mo na wala ka sa area at ngayon balik ka na uli? Sobrang na-excite ako, partner, na bumalik ano dito. Nakakapanibago lang, pero talagang handa-handa tayong muling mapakinggan ang mga istorya, mga aral na talagang makapagbibigay ng aral sa ating mga manonood. Ayun, sige, tutok tayo dyan. Kaya kasi dito sa ating programa sa BHTV, tayo po ay magbibigay ng mga impormasyon, balita, at mga kalaman, at public service po sa inyo lahat. Kaya po, kasama ko si Kevin, ating programang Bicol on the Go, at hanggang pong isang oras po at tayo po'y makakapanayam sa ang issue natin, partner, ngayon, yung taga Casoreco 2, ang ating Camarines 2 Electric Cooperative. Kumusta natin? Ano na nga ba ang Casoreco ngayon, partner? Oo, mga programa nila. At ang ating makakapanayam mamaya si General Manager, OSC General Manager, Emilita Candia. At sa mamaya, ating makapanayam din, partner, pagdating sa pagninegosyo sa mga agrikultura na negosyo, si Asep Christine Evangelista ng Agribusiness ng Department of Agriculture. Abangan yan, ha? Sige, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. At mamaya, mabalik pa kami, makalipas lang ang ilang paalala. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliances store. Madaling puntahan, presong kay gaan, aming tuwa ang kayo'y paglimpuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific. Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific. Ayaw mo bang lumabas dahil natatakot ka sa COVID-19? Pero shopping is life? Negosyo ba ang hanap mo sa abot kayang kapital lamang? O kaya naman gusto mong mamili ng pansariling kagamitan? Tara na sa Oragon Japan Auction House Online Bidding Facebook Group. Sumali lamang sa kanilang Facebook group at eksklusibo mo nang makikita ang kanilang items gaya ng quality ceramics from Japan, kitchenwares, tablewares, dining tables, cabinets, sala sets, toys, bags, shoes, beds at marami pang iba. Pwede mong personal na i-pick up ang items at kahit nasaan ka mang panig ng Pilipinas, don't worry dahil they ship items nationwide. Ano bang hinihintay mo? Sali na sa kanilang Facebook group, Oragon Japan Auction House Online Bidding. For more inquiries, i-like at i-message lamang ang kanilang Facebook page, Oragon Japan Auction House, or just call or text 0919-075-2203. Pwede mo ring bisitahin ang kanilang warehouse for actual auction or nego days dahil every week, panibagong items din ang kanilang ipapakita. Oragon Japan Auction House, matatagpuan sa Benmar Building 2, Concepcion Grande, Naga City. Just here at Oragon Japan Auction House, your business is our concern! Tara na! Sa JJC Suds Laundry Services, wash, dry, fold, and chill.
Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suits Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suits Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best. Mga kaibigan, muli po, balik po tayo sa ating pong programa, sa ating pong Bicol on the Go. Kasama pa rin po natin si Kevin Alba sa ating po namang patuloy na pagtutok sa ating pong mga issue po ngayon pong Linggo, ngayon pong Sabado nito, at ating pong mga kapanayan po si OIC General Manager ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Tayo po ay napakaswerte, ano, at kasama po natin siya ngayon, partner, si GM, ano, si Ma'am Emilita Candeya, o Ma'am Emily, ano po, kung tama po ba ako, kung ganun po. Ma'am Emily, magandang ano po, magandang araw po sa inyo, at welcome po sa programang Bicol on the Go. Yes po, sir. So, good afternoon po sa everyone, and especially po doon sa mga nakakapanood and nakakarinig po sa inyong programa. Good afternoon. Opo, ma'am. At alam natin na pandemic ngayon, tayo po, ayun muna tayo. Baya Zoom naman muna po tayo. It was COVID. Sige. Ma'am, una po mga katanungan, ibigay ko muna kay Kevin po, ano, sa, para sa ating pag-usapan tungkol po sa Kasoreco. Okay, ma'am. Okay, magandang hapon po. Ma'am, kamustahin ko lang ang kaso ko sa ginapon ng pandemyang ito. Actually po, ang kaso ko to po ngayon, despite po the struggle po dito sa pandemic natin na COVID-19, okay naman po ang operation ng kaso ko to. Although po may struggle po tayo for in terms po of collection, pero so far po okay naman po ang services po natin sa member consumers. Okay, okay. Ma'am, paano po natin ina-assure yung kaligtasan ng bawat personnel dyan sa Kaso Records para hindi tayo makakuha nitong COVID-19? Meron po kaming pinapasunod na mga safety protocols, particularly po dun sa ating mga line workers. Kasi po talagang sila po ang talagang medyo close contact po sa possible po ng mga positive ng COVID. Kasi every now and then, talaga pong na-expose sila sa labas. And kami naman po is meron kaming safety officer para po mag-monitor ng kanila pong kaligtasan. And okay, we provided po lahat ng mga safety measures, yung mga PPE, yung mga hygienic materials, alcohol, lahat po yan pinoprovide ng Kasoreco to para din po sa safety ng ating mga line workers. Okay, so okay. Safe so naman for po sila. So ang support po ng ating board at saka management is lahat po binibigay para po sa safety ng ating pong mga linemen. Okay, okay, ma'am. Speaking about sa ating masisipag na linemen, anong nakaraan po ay binibigyan natin sila ng pagkilala o tinatawag natin na Lineman Appreciation Day? Matanong ko lang po, ma'am, ano po ang kahalagan nito at ano po ba may binigay yung Kaso Recodos na any incentives o regalo lamang sa ating mga linemen? Last month po, na-recognize po natin yung ating mga Warriors of Light. Siya po ang tinatawag natin sa ating mga line workers. So sila po ang mga heroes ng electric cooperative. Kasi po talaga kahit anong kalamidad, kahit ano po talagang bagyo o ano man po, nandyan po sila. First po ang pag-service sa ating mga member consumers, and nagiging secondary na lang po sa priority po ng ating mga linemen, yung mga families po nila. So talagang yung
Linemen's Appreciation Day, ginawa po naming celebration. So nagkaroon po ng parang Zoom meeting din po sa mga national pong association ng electric cooperative gaya po ng Philreca, and also po with participation po ng NEA. So nagbigay po kami ng mga certification para po sa ating mga laymen. However po yung mga incentives, ng monetary incentives na pwede natin ibigay, bali po kasi kami nakaprogram po yung mga incentive ng mga employees. Mm-hmm. So partly po ng mga incentives is kailangan pong natin ibigyan ng funding allocation. So lahat po yan possible pong ibigay ng ating board and management ngayong pong December. So na-account naman po lahat po ng mga efforts, lahat po ng mga paghihirap din po ng ating mga linemen. So yan po is bibigyan po natin ng nararapat po incentive para po. Okay, partner. Baka may tanong ka, partner. Alam natin talagang maganda yung pinag-usapan natin. Ano? Mm-hmm. Dito tayo sa alam natin na ang ibang mga cooperative talagang nagkakaroon ng mga problema. Minsan inaabot ng laging tayo ay pinuputulan ng kuryente ng National Electrification Administration. Mm-hmm. May mga ibang cooperative pa. Pero po ang kasuray ko to talaga pong pagdating po sa collection, sa disiplina, ano pong ginagawang paraan? Ganon. Actually po sa ano po in terms po sa payment ng ating mga power suppliers, talaga pong naka-priority po 'yan. Kasi tinitingnan din po natin na sa midst po ng ating pandemic and even po ngayon na naka-online classes, kailangan po talaga ng kuryente ng lahat po. So hindi na lang po ito talaga luxury yung electricity, but the needs na po talaga ng ating mga member consumer. So kailangan po natin ibigay yung liwanag para po sa kanila. So in terms po dun sa para po hindi tayo maputulan, sinisigurado po na above all the expenses or above po ng mga paggagastusan ng kooperatiba is pina-priority po natin yung pagbayad sa ating mga power suppliers to secure po talaga yung supply and para po mas reliable po and continuous po yung ating serbisyo sa ating mga member consumers. So as experience po ng ating kooperatiba, wala pa naman po tayong na-experience na talagang naputulan po tayo ng NGCP or ng power supplier. So lahat po is ginagawa po ng management and the board para po talaga maibigay yung continuous na supply ng ating kuryente. Opo, at ganyan nga ma'am, may talagang ngayon pong pandemya, yung iba pong mga consumers po natin ay halos tatlong buwan ay nung pandemya ay hindi nakapagbayad. Ngayon ma'am, kumusta ma'am? Medyo maayos na ba ngayon ma'am yung collection at lalo na po yung iba ay hindi naman tayo nagigipit na puputulan yung hindi pa nakapagbayad? Opo. Actually po doon naman po sa collection with our member consumers, medyo struggling po nga sinasabi ko kanina na medyo po talaga may kahirapan din ang pagsingil. Kasi nga naiintindihan naman natin po ngayong pandemic is talaga pong hirap ang lahat pong mga member consumers, lalo na po yung mga nawala ng trabaho. So yung ginagawa po, kasi hindi naman po natin pwedeng hindi magsingil, kasi nga po sabi ko kanina, kailangan po natin i-priority yung pagbayad sa ating mga power suppliers. So there's really a need na makapag-collecta din po kami. Kasi yun din lang po ang pinagkukunan natin para ma-sustain po natin ang ating operation. So sa pagbigay naman po ng medyo kaunti po or sabihin natin pong consideration sa ating mga member consumers is nag-accept naman po ang kasureko to ng mga partial payment. Kahit nga po medyo ilang buwan na din po yung hindi nila nababayaran, we see to it naman po na kung ano po yung pinapakiusap nila, kung ano po yung kakayahan lang ng ating mga member consumer, kung ano lang po yung pwede nilang maibayad, ina-accept naman po ng kasureko. And pinapaano na lang po natin ng promissory note para at least po ma-secure din po natin na talagang yung pong kailangan din for funding for the operation is ma-sustain po ng kasureko.
Opo. Ma'am, ba, maraming nagtatanong din tungkol po sa yung widening po ano, DPWH. At kumusta ma'am? Kumusta yung coordination po ninyo sa DPWH pagdating po sa paglilipat yun ng mga poste para po maging maayos na po yung daan sa DPWH? Opo. Actually po, when it comes po dun sa relocation of pole ng affected po ng DPWH na road widening, for Kasurekuto po kasi, ilang district po ang nasasakupan ng Kasurekuto po. So, meron po tayong District 2, 3, and 4. Mm-hmm. So, lahat po yan may mga project for relocation. So, for Kasurekuto po, ang total po na projects or cost na associated po dito sa pole relocation, nag-a-amount po siya ng almost 98 million. So far po, ang funding po na naibibigay ni DPWH is only 15% pa lang po ng total cost po ng relocation project. Although we executed po kasi ng MOA with DPWH, as mandated din po kasi ito ng joint circular between Department of Energy and DPWH, na 50% lang po muna ang kailangan naming makolek apan po na makastart po kami na aming pong paglilipit ng poste. And the remaining 50% po ng project is after na po ng completion ng project. So in terms po of the payment, bali po 15% pa lang po, and doon naman po sa completion, it's only 25% pa lang po yung mga poles na total poles po na na-relocate ng Kasurekuto 2. Kasi po, kung titingnan po natin, madami din po mga predicament po na na-encounter yung Kasureko and even po yung aming contractor, particularly po dun sa mga right-of-way. Ano po, kasi meron pong mga consumers na pinapakiusapan po natin na kailangan po namin na pumasok doon sa kanilang property for the right-of-way para po makapag-erect po tayo ng panibago pong poste ng kuryente. So, yun po yung siguro nakakahinder po din po sa amin to continuously po na ma-relocate ang aming mga affected pong poste ng road widening. Opo. Okay. Ma'am, okay. Dito po tayo ma'am sa pakikipag-ugnayan nyo naman po sa mga municipal mayors, sa mga barangay, upang maging maayos po yung pakikipag-ugnayan po ng Kasurekuto 2. Lalo na po ngayon ay pandemya tayo, nahihirapan tayo. Ano po yung mga ginagawang paraan ng Kasureko pagdating po sa mga bagay na yan? When it comes sa mga po dun sa relationship with the LGU and even po the municipality and barangay, recently po nagkakaroon po kami ng meeting, lalo na po ngayong pandemya kasi hindi po talaga maiiwasan na marami pong problema, particularly po dun sa collection. So bumababa po kami doon sa level ng barangay, LGU barangay, and we set po our meeting asking then po for their help and also po kung ano pong maitutulong ng Kasureko 2 when it comes po doon sa operation din po ng mga LGUs. Actually po, the board po passes the resolution granting po the 3% incentive for the barangay, LGU barangay, kung makakatulong po sila in terms po for the collection sa kanila pong mga kabarangay, sa mga constituent po for every barangay. So parang binigyan mo po sila ng access to collect. And any amount po na makolect po nila is nagbibigay po kami ng incentive sa barangay. So other programs po ng Kasureko 2 is nilalatag din po natin para po makatulong din po sa mga barangay LGU officials and especially po dun sa mga member consumers po within the barangay. So far naman po, mabuti naman po yung relationship natin with the LGUs, sa municipality mayors, and also po sa mga barangay captain. Kasi with the help din po ng ating mga director, so may constant din po kaming communication with the LGUs. So medyo may interaction po and kung ano po mga kailangan i-resolve, ano po yung mga problema na kailangan din namin na may intervention, particularly po kung may program ang LGUs na kailangan po ng kuryente, nandun din po ang Kasureko 2 to support.
And especially po din sa mga LGUs kung nangangailangan din po kami ng support. Especially po ngayon na yung pong sa relocation of pole, na minsan po nagpapatulong din po kami kung paano po kami makapag-execute, lalo na po yung pakikipag-usap dun sa mga private customer, consumer, na mabigyan po kami ng right of way. So yung po yung mga magaganda din pong nangyayari, and especially po dun sa mga iba pong mga municipality na tumutulong din po sa Kasurepo to, particularly po dun sa mga clearing of lines. Kasi one po na isa po din na mga problema natin is yung mga clearing ng mga mararami po mga trees or mga kahoy na nakaka-interfere po dun sa pagdaloy po ng kuryente sa linya. So yan po, as may coordination din po yan sa municipality and even po sa barangay, na humihingi din po kami ng tulong sa kanila. So parang two-way po kung ano pong support na kailangan po nila, and at the same time kung ano pong support na kailangan din po ng Kasurepo to, pinag-uusapan po natin. Okay, partner, balikan ko lamang yung tagtagpa ko mamaya, no? Issue dun sa ano, dun sa relocation ng mga poste ng Kasurepo dos. Ma'am, noon po eh concern na ng ating mga unang Kasurepo dos itong hindi pagpayag ng mga tao na maglagay sila ng poste o maglagay kayo ng poste dun sa kanilang lupa. Ngayon po ba, ma'am, eh na-address na natin yung problema ganun? Yun nga po yung dinidiscuss ko po kanina, na yung po talaga yung perennial problem po natin. Mm-hmm. Talagang meron pong mga consumer na ayaw nilang magpalagay ng poste within their property. So yung po yung ginagawan sana natin nang hindi na tayo umabot dun sa mga legal issues, if possible po muna na mabuting usapan muna ang ginagawa ng Kasurepo to. Kasi ang first po na ginagawa natin ngayon is we write the consumer concern, their willingness po na i-share nila yung portion po na kaunti lang pong portion ng kanilang property para po kita tayo po makapaglagay ng poste for the relocation. However po talaga, yung po yung nagiging problema. Kasi not all po ng consumer is willing to share, willing po na mag-support. So yung po yung predicament ngayon, kaya isa din po itong problem, kaya po hindi po tayo makapagpatuloy po ng pag-relocate ng poste due to this problem. Okay. Ma'am, dun sa lupa na paglalagyan ng poste, kadalasan gano'n ba ito kalaki? Ay, maliit lang naman po, sir. Kasi kung titingnan din po natin yung ano, yung poste ng Kasurepo to or even po ibang electric cooperative, is kaunti lang naman po. Siguro isa pong ano, mga 12 inches lang po ang nagiging ano niya po na paglalagyan ng poste. Okay. Ma'am, hindi kaya yung ating mga member consumer eh iniisip yung kanilang kaligtasan kung kaya hindi sila pumapayag na maglagay kayo ng poste? Yes po, isa din po talaga yan na reason. Pero naman po, in terms po sa construction po ng isang paglagay natin ng poste, sinisiguro naman po ng ating mga linemen na talaga pong secure. So kung yung may mga standard naman po yan kung paano siya ilalagay, and even po yung mga linya, is meron naman po kaming ginagawang security para po talaga hindi ma-affect po yung mga member consumer. So talagang may safety protocol naman po tayong sinusunod. Siguro kailangan may paliwanag talaga natin ano sa ating mga member consumer kung gaano kahalaga na kayo mapagbigyan doon sa inyong kahilingan. Partner? Okay. Ma'am, marami din nagtatanong ano, online tayo ngayon ano. Saan po ba talaga sino at ano po mga autorisado na mga dapat magbabayad ang ating po mga member consumers? Saan po ba? Na meron po bang mga tindahan, mga autorisado po ba na sila ay pwede magbayad po ba doon, Ma'am General Manager? Opo. Marami din po kaming mga collecting agent. Okay. Meron po tayong mga banks, gaya po ng PNB. Meron po tayong Estwest Bank, yung pong sa Queen Bank and Land Bank. So nagki-cater po sila ng collection. So yung mga consumer na hindi na po pwedeng pumunta dito sa opisina, is pwede naman po silang magbayad sa mga banks. And meron po tayong collecting agent pa din po natin ng SM doon sa supermarket.
So isa po ito at saka LCC, nagpo-collect din po sila. And yung pong sa GCash and also EasyPay, so meron din po tayong Petron, 7-Eleven. So lahat po yan, sir, talaga pong nagki-cater po ng collection ng Kasureco po. So in the event po na yung consumer is nearest na po dun sa mga collecting agent natin, no need na po silang pumunta ng office para po magbayad. Yun, kompleto na pala. Mm-hmm. No, wala nang problema. Hindi naman mong problema. May 7-Eleven na, kahit sa mga gasoline station, pwede magbayad. Mm-hmm. May mga authorized na mga collection agent. Ano po? Mm-hmm. Ma'am, matagal na panahon, siguro po, hindi na ito sa termino mo, ano? Noong una, kasi ilang taon na nagkakaroon ng mga problema sa mga board of directors, may mga issue. Ngayon po, parang maganda na yata ang pag-ipag-ugnayan ninyo. Ano po ba ang ginagawa ninyo? At ano ba ang mga coordination ninyo sa mga board of directors? Ano-ano po ba mga inilalatag ng mga programa? Kumusta po ngayon? So far po, yung na-experience po natin nung mga nakaraang mga taon, makikita po din po natin kung paano po nag-grow ang Kasureco to. Siguro po sa maganda lang pong usapan, sabi na po. Kasi naman, lahat naman po siguro kung merong mga problema between the board, the management, and even the employees, is much better tools po siguro yung nag-uusap. Kasi doon po nagkakaintindihan talaga. So far po kasi ngayon, yung composition po ng board natin is very supportive, particularly po sa mga programs and project po ng management, and especially po kung ano po ang makakabuti sa operation. So lahat naman po na inilalatag nating programa is nandyan po ang kanilang full support. So siguro naman in terms po sa management and the employees, wala naman pong pwedeng maging problema when it comes po sa relationship po with the board of directors. So okay. Siguro po yung pulong, siguro yung pagkakaiba po ngayon, kasi nagkakaintindihan po ngayon ang board, management and employees, and may suporta po for each and everyone. Opo, at baba, itanong na namin ano, ano po bang mga may mga position ngayon? Mga director po ng Kalabang po ba? Sanada, dalawa? Mga anong lugar po yan, ma'am? Mga director po na yan dyan po? So far po ngayon, ang existing po nating director is nasa pito pong district ang meron po tayong representative sa board of directors. So ang president po natin ngayon, si Mr. John Paul Santa Ana, siya po is from Calabanga District. So ang sa Milaor District po natin, si Engineer Gay Loreto Pabines. So sa Milaor District po siya. And sa Canaman District po, wala po tayo doon na board of director. For Magarao District, we have po Mr. Sige lang, ma'am, paisa ka naman. si Director Nicanor Oriño. Siya po yung director ng Magarao District po natin. For Bonbon District naman po, we have Director Roberto Borja. So sa Bonbon din po yan. And we have also for the Siruma District, we have po Director Jesse Del Moro. So sa Siruma Tinambak District po siya. For the Pili District naman po, we have Director Domingo Ciampoco. And for Naga City po, nandito po si Director Angelino Cornelio. So yan po yung member po ng Board of Directors. And we have also one mayor representative to the Board of Director, si Director Janice Nidea po. And also po, sir, si Wali po ang composition po nila ngayon is 8, including na po si Sir Jenis Nidea po as representative po from NEA to the Board of Directors. Ayun, sige. Ma'am, dito tayo, ma'am, sana, no? At paano, ma'am, ba ngayon pandemya tayo? Kailan po ba ang plaang yung AGMA? Yung pong AGMA ng Kasureco 2. At marami din nag-aabang din yan. Ang alam ko, November yata yan eh. Paano, ma'am? Paano nang gagawin nyo? Ngayon ba yung pandemya tayo? So far po ngayong pandemic, year 2020,
may directives na po tayo from NEA to divert po yung mga mass gatherings. So, nandyan po yung pag-divert natin ng AGMA. Actually po, December po natin kinakandak ang AGMA. Mm-hmm. But for some predicament po, ini-extend din po natin yan. So, last year po, nagkandak po tayo ng AGMA last January. So, since po ang AGMA natin is talagang madami po ang nag-attend ng mga member consumer, as experience po sa previous years, talaga pong inaabot po ng 16,000 na member consumer ang dumadating. So, with this pandemic, siguro po hindi po talaga tayo pwedeng mag-help po ng AGMA. So, ngayon po, talagang naka-deferred po ang pagkandak po natin ng AGMA for 2020. And even po, district election, bali po, may directive din po na to defer yung mga election po ng Board of Directors. Ayun, oh, may tanong ka, partner? Oo, meron ba partner, no? Yun, lubos-lubusin na natin to, ano? Sayang kasi, ano tayo, eh. Mm-hmm. Okay. Sige, wait, partner. GM, naging problema no ng Caso Recodos yung mga illegal connection. Ngayon, anong diskarte ng Caso Recodos para hindi na maulit ito? Actually po ngayon, kahit ngayon po marami po talagang illegal connection. Mm-hmm. And so far po, nag-create po kami ng Anti-Pilferage Task Force. Mm-hmm. Na sila po ang nag-cater ng lahat ng surveillance tests and also po apprehension dito po sa mga illegal. And so far po, ang full operation po kasi natigil lang po dito sa pandemic natin. So hindi po tayo makapag-operate. Pero po ngayon, starting October and even po itong last quarter of 2020, kailangan po talaga natin din na i-push through yung operation po ng Anti-Pilferage Task Force. Mm-hmm. So isa din po itong program po natin with the barangay, as what I have discussed earlier, na meron po tayong ginagawa pong program with the LGU barangay, is isa nga po dito yung sa anti-pilferage. So ini-encourage po natin yung mga LGUs na to cooperate para po naman matigil itong mga illegal connection. Kasi minsan po ito din po yung nagiging cause ng interruption within the barangay. Kasi kung minsan, in the event na may nagkabit po sa linya na wala pong which is illegal nga po, eh nagkukos po ito ng interruption. So, ini-encourage po natin ngayon yung mga LGU na kailangan po in their little way na maibigay, maidisseminate din po sa mga member consumer na kung ano po ang kahalagahan na huwag po silang mag-illegal. For the benefits po kasi, for safety din po sa mga consumer na in case po kung anong mangyari sa kanila, makuryente, is mas nakakaano po sa buhay po nila. Very risky po. And particularly din po dun sa LGU barangay para po hindi nila ma-experience nung marami pong interruption. Kasi isa po na-cause din po ng interruption yung pilferage. Okay. At hindi lamang ma'am, pagkawala ng kuryente, pati sunog kayo po pwedeng lumika. Yes po, tama po. So, very risky po talaga sa buhay ng mga member consumer kung talaga pong mag-indulge po sila sa illegal connection. Ma'am, matanong ko lang, hindi kaya may mga taong kumukunsinte dito sa gawain ng mga mamamayan kung bakit patuloy na nangyayari itong illegal connection? Baka mga barangay council sila. Diyan po sa part na yan, sir, hindi natin mapipinpoint. Pero so far po, ginagawa naman po ng kooperatiba kung ano po yung nararapat. Kasi meron naman pong mga sanctions yung talaga pong na kukuha natin na nag-iiligal. Mm-hmm. Is talaga pong kung meron mang kakunay, kung halimbawa, is meron naman pong paglalagyan, sabi nga. Kasi yung sure. Anti-pilferage naman po is mandated naman po ng Republic Act 7832, which is po talagang government po ang nag-mandate. Mm-hmm. So may mga penalties po na nakaakibat kung ano pong klaseng violation yung pong nakomit ng member consumer and even po yung mga kasama niya. So siguro po sana ma-incident din po talaga ng consumer na yung ginagawa nila aside from illegal na nga po yung ginagawa is talagang may kaakibat po talagang penalidad in case po madakot po sila. Sana matakot na itong ating mga
itong mga pasaway na ito, ano, partner, para hindi na maulit. Sige. Ma'am, dalawang pahabol lang, ma'am, ha? At tayo ay talagang maraming interesado po, lalo po napakaswerte po namin kasi nakapanayam namin kayo via Zoom. Ngayon, ma'am, yung po bang mga power interruption, meron pa ba tayong mga tuloy-tuloy pong ipapatupad po yan, ma'am? With regards po sa power interruption, sir, meron naman po kasing mga interruption na nakaplano. And not all po ng interruption is sa kooperatiba po nang gagaling yung plano. Meron din po tayong transmission line na kailangan din po na mag-repair or may gagawin po sa line na nag-schedule din po sila ng interruption. However po sa part po ng Kasureco 2, yung mga scheduled interruption natin, in the event po na meron po tayong mga project na kailangan pong gawin sa line, lalong-lalo na po ngayong may, yun nga po, sa relocation ng mga poste, so may mga pagkakataon po and time na kailangan po talagang mag-interrupt just to secure po the safety of our linemen, of our member consumer, lalo na po kung medyo mag-e-energize na po nung line na nirelocate po yung mga poste. And isa pa pong nagpukos din po ng interruption is yung mga schedule natin na mga clearing of lines na kailangan po talaga makapag interrupt po tayo ng kuryente para din po dun sa mga consumer po na for their safety din po. So hindi naman po lahat or beyond our control kung meron man pong interruption, but we see to it po na lahat po ng interruption is na-address and gagawan po ng paraan para po maibigay po ang supply and continue supply po ng kuryente sa ating mga member consumers. Ayun, sige, kompleto si ma'am. Ma'am, alam mo na, alam namin na nanibago din kami kasi hindi pa namin kayo nakakausap personal. At ilang buwan na ba, taon na ba si ma'am sa bilang general manager ng Kasureco 2? Actually po, ano pa lang po ako, OIC, Officer in Charge. Bali po as Officer in Charge, nag 2 years na po ako as OIC ng Kasureco po. But as the employee po, almost 27 years na po ako as employee ng cooperative. Ayun, si Ma'am Bicolana kayo? Yes po, from Calabanga District po. Ah, okay. Sabi ko nga kay Sir Rick Bukay, sabi ko, Bicol o Tagalog. Kaya mas maganda Tagalog tayo, Ma'am, para mas talong maintindihan. Okay. Ma'am, sige po, congratulations po sa inyo. Dahil nga po ay lalo pong nagagampanan ninyo bilang kayo po ang OIC General Manager ng Kasureco 2. So, kumusta ma'am? Wala naman tayong problema, mga challenge na talagang bilang General Manager, OIC? Actually po siguro ang challenge ko ngayon, sir, talagang simula po nang umupo ako, lahat na po ng calamity na experience ko na as OIC. Dumating na po yung Typhoon Tisoy, dumating pa po yung pandemic. Nag-start pa po tayo dito sa relocation of pool ng DPWH. So lahat yan nasa term na po ng pagiging OIC ko. So yun po talaga yung big challenge kasi lahat po talaga kailangan natin i-address. Particularly po kung ano po yung safety ng ating mga employees. And safety din po ng ating mga member consumers. So lahat po yan pinag-aaralan and we have also our MANCOM to help us dun sa management part na talaga pong pinag-aaralan din po natin kung paano po tayo magbigay ng magandang servisyo sa ating mga member consumers. Okay, ma'am. Last na lang, ma'am. At mensahe niyo po sa mga member consumers po, lalo na po, ano pa ba mga accomplishment ng Kasureco 2 sa inyo pong bilang kayo po ang OIC General Manager? Opo. So, para po sa mga member consumer po under the ano po ng Kasureco 2, siguro po yung nakikita po natin yung mga development din pong nangyayari sa ating kooperatiba. And ngayon po may mga plans and programs din po kami para po sa continuous supply and continuous po ng operation and ang maibigay po natin ang maganda pong servisyo sa ating mga member consumers. So isa po dito sa mga programa natin is po mga installation po natin ng ating mga substation. So nagkakaroon po tayo ng upgrading ng ating mga substation.
lalong-lalo na po dito sa Naga City, kasi nga po kung makikita po natin, booming po ang Naga when it comes to economic and commercial terms. Marami pong mga big loads consumer, mga negosyante na nagtatayo po ng kanilang mga businesses. So kailangan po talaga yung kuryente. So ngayon po ay ongoing po ang construction natin ng San Felipe Substation. So meron to po tayong susunod, ito pong sa Pili, kasi kung titingnan din po natin, ang Pili po is papunta na din po doon ang development ng mga commercial na po ang pumupunta din po ng Pili. So the Casoreco po, ang Casoreco to po C2-8 na maibigay po natin yung power requirements ng lahat po ng member consumers. And we also have this Calabanga Substation. So may upgrading din po siya. So ngayon po magiging na pong 20 MVA po ang Calabanga Substation po natin. So lahat pong ito, sir, na mga plans and programs ng ating kooperatiba is para po maibigay ang magandang serbisyo at saka po masustain po ang continuous supply po ng ating kuryente sa ating mga member consumer, particularly po talaga ngayon na talaga pong kailangan na kailangan po ng ating mga household ang kuryente, lalo na po ngayong pandemic at saka yung mga online classes. So, for the other programs po sa ating mga employees and other member consumers, we see to it po na kung ano man po ang kahilingan and ano po ang pangangailangan ng ating po mga consumer for their safety and our employee safety, we see to it po na maibibigay po ng ating kooperatiba. So lahat po ng mga safety protocols, lalo-lalo na po ngayong pandemic, is ginagawa po natin. Ano po. So yun lang po siguro, sir, and we hope po na makapagbigay po ulit kami dito po sa inyong programa ng another updates kung kailangan pa po. And siguro po magpapasalamat ako for this opportunity na ibinigay po natin ninyo sa amin para po makapag-share and maipaumabot natin sa ating mga member consumer ang ating pong mga programa. So thank you very much po. Okay, ma'am, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Pasensya na po kayo at tuloy-tuloy lang po sa ating pong mga pagserbisyo publiko. Salamat po. God bless, ma'am. Thank you very much po and keep safe po sa ating lahat. Thank you. Sige po. Thank you. Sige, partner, OIC General Manager. Dapat mayo ng OIC. Wala nang OIC. General Manager na. Sige, ng Casoreco 2, ng Marinesur 2 Electric Cooperative. Talagang na marami tayong mga natutunan sa kanya, nalinawan yung mga issue pagdating sa Casoreco. Alam mo naman, ang Casoreco, pag kasi diyan tayo ni pag walang kuryente, paano na tayo? Pag walang kuryente, walang internet. Paano na? Kailangan. Oo. Sige, partner, si Ma'am Emilita Candela, ang OIC General Manager ng Casoreco 2. At mamaya, meron din tayong mga kapanayam. Tutok naman tayo sa ibang issue dito sa Bicol on the Go. Mga kaibigan, partner, si Asec Christine Evangelista, siya po yung Assistant Secretary on Agribusiness and Marketing. Uy, may good news ngayon, ha? May good news ngayon dahil meron pong 250 million wow na mga ibibigay na mga pondo para sa mga cooperative na mga magsasaka. Wow, na mga, good news. Na nag-inegosyo pagdating sa agrikultura. Mamaya yan, partner, sa ating programa, balik sa ating programang Bicol on the Go. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliances store. Madaling puntahan, presong kay gaan. Aming tuwa ang kayo'y paglimpuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific, matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific.
Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Bicol on the Go. Alam niyo po mga kaibigan, partner, ano? Kanina, doon tayo sa Kasoreco. Ngayon naman tayo dito sa pagdating sa agribusiness, ano? Pagdating sa marketing, ano? Kumusta nga yung... Kumusta naman yung ating mga mag-asaka, lalo na po yung mga nag-inegosyo sa agrikultura. Napakaswerte natin ngayong araw na ito, partner. Dahil makakapanayam natin ngayon ang Assistant Secretary on Agribusiness po, si Asik Christine Evangelista, na ngayon po ay atin pong makakausap. At may good news kasi ngayon, partner. Ano kaya yan, partner? Yung good news natin ngayon ay at nasa 250 million may bibigay sa mga grupo ng mga mag-asaka, grupo ng mga nag-inegosyo sa agrikultura. Diretso tayo. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Kumusta po? At live po tayo na pakinggan at panood sa Home Radio Naga at sa BHTV po. Sa dito po sa ating programa, kasama ko po si Kevin. Ma'am, magandang araw po. Magandang araw, ma'am. Magandang araw, Sir Ruel, at magandang araw din po, Sir Kevin. Yes, opo. Ma'am, unang-una ma'am, kumusta naman ma'am ang ating... unang-una po, kumusta yung bilang kayo po ang ASEC on agribusiness at lalo na po ngayong pandemya? Kumusta naman po ang pamalalakad po natin ngayon, ma'am? So far, sir, we are proud no, to say na through the Kadiwang program, naalala niyo, sir, na pag-usapan po natin ito. Opo. Yung Kadiwa program po ng Department of Agriculture na nagpa-facilitate ng ating pagbenta ng mga producers direct to the consumers, umabot na, sir, ng 6.5 billion ang sales. Napakalaki po niya, 130,000 metric tons of vegetables ang mga naibenta na po through the facilitation of Kadiwa. At dahil nga doon, meron po tayong ginawa na programa. Ito na nga po yung Enhanced Kadiwa Financial Grant. Ito po yung na-mention niyo, sir, na 250 million. Ayun. Ma'am, ano, good news to ma'am, ha? At ano po ba, paano po nabuo ang ideya at sino-sino ba dapat dito ang makakinabang at ano pong ibig sabihin po nito? Sir, kasi nung, especially nung panahon ng enhanced ECQ no, dito sa Metro Manila, nakita po namin yung role ng Kadiwa. Napakahalaga po nito dahil sa pamamagitan ng ating Kadiwa, nakapagdala po ng mga produce, ng mga gulay, mga prutas, galing sa iba't ibang lugar para ang mga tao dito sa Metro Manila ay siguradong magkaroon ng pagkain. Nakita rin po natin kung ano pa yung mga kailangan ng ating mga farmer and mga fisher folk cooperatives para sila po mismo ang makapagdala ng kanilang produkto. So dahil dyan, gumawa ho kami ng programa at talaga naman pong sinuportahan to ni Sekdar na magkaroon ng grant, financial grant po ito para sa mga cooperative para sila ho ay makalahok sa Kadiwa o di kaya mas strengthen yung kanilang role. Katulad yun sa grant po na yan, sinasabi namin na from buying crates, kasi napaka-importante po ng vegetable crates sa mga producers natin. Kasi diba, pag wala kang crate, masisira yung produce mo at hindi mo mabibenta ng magandang presyo. So from buying crates to buying trucks, yan po ay tutulungan siya ng DA sa pamamagitan na nga po ng financial grant. So ngayon, ang ating mga cooperatives ay magkakaroon ng parang ano siya, parang capital, no? Parang startup capital to strengthen agribusiness. Ayun. Marami nang nag-aabang nito, nagtatanong. At paano po ba natin pipiliin ang mga ang benepisyaryo nito at ano pong sinasabing programa nito? Paano? At sino-sino ba dapat ang mabiyayaan po dito? Yung sa Enhanced Kadiwa Financial Grant po, dahil yung 250 million, yan po ay hinati-hati natin sa bawat regions. So, nagkaroon tayong ng partnership din po sa Cooperative Development Authority. Pati po ang presidential management staff tumutulong din po sa atin to monitor na tama po ang implementasyon ng programa para mas maraming kooperatiba ang makinabang sa pondo ng gobyerno. So, ang CDA po, in partnership with our AMAD na mga napakamga sipag po, lalo na dyan po sa Region 5, ang aming AMAD, very, very, ano po yan, very proactive. So sila po ang
na ang CDA, nagkakaroon sila ng coordination para yung mga cooperatives ay matulungan para sila po ay makapagbigay ng kanilang business plan. Dito po ang ito po ang basehan kung anong klase at magkanong financial grant ang pwedeng ibigay sa kanila. Sabi mo, kailangan muna accredited sila ng CDA, ng Cooperative Development Authority? Opo, CDA, of course, we also accept yung certification po ng SEC, pati po DOLE. But the thing is, what we're strengthening here is yung cooperative. Bakit po cooperative? Kasi nakita rin po natin na pag mag-isa ang magsasaka, mas malaki ang earning potential niya kung siya po ay sumali sa isang kooperatiba. Because by doing so, then as a group, no, clustered sila, madali natin silang i-market match sa mga institutional bodies kesa po yung isa-isa. That's why we are also talking to CDA na kailangan po talaga makapacitate nila ng gusto ang ating mga co-ops, talagang maalalayan nila para po alam din po nila ang mga COA rules. Because of course, this is a grant and our AMADs are very careful. We have to make sure na we are following COA rules and lahat po ng cooperative na ating binibigyan ng pondo ay mga deserving co-ops po. Ma'am, okay. Paglilino lang, ma'am, marami po mga cooperative na mga, bawa po, cooperative na mga nagmagkasaka sa palay, cooperative sa mga mangingisda. So ito po, itutok po tayo sa nasasaklaw lang po ng AMAD, yung pong sa agribusiness po ba? Yung mga cooperatives kasi natin, sir, we are trying to usher them towards agribusiness. So yung ating mga farmers na ang tinatanim po ang palay, tinuturuan na rin po namin sila na magkaroon ng crop diversification. Bukod sa palay, meron high value crop, no? So this is a program under the high value group. Now, ang agribusiness, we are also encouraging them na kayo mismo magdala ng produkto nyo sa merkado. Kaya po yung cooperative, we always have to remind them that your business plan has to be anchored on agribusiness. Kasi po, if it's just production, then that will fall under the programs of operations and high value. Sila po ang mga nakafocus sa production eh. But when it is already about bringing your produce to the market, yan na po ang agribusiness. Okay, si partner ba, mga aking partner, si Kevin po, siya mamaya magtanong at mamaya pa ako nang patutuloy-tuloy. Sige po. Sek, nabanggit nyo kanina, bawat rehiyon yung makakatanggap nitong enhanced Kadiwa financial grant. Ano ba yung target number natin sa bawat rehiyon? Yung bawat region po, we consulted, no, with our AMADs dyan sa bawat region because we had to see also kung sino yung may pinakamaraming cooperatives na merong inclination towards agribusiness. So hindi sasabi na the 250 is divided equally among all regions because it is actually based on the number of cooperatives who are already into agribusiness or the number of cooperatives na pine-prepare na po to get into agribusiness. Pero the good news is, although we've already have a list, no, of co-ops per region, ito po yung target natin, meron po tayong hopefully ma-approvan na second phase nitong Enhanced Kadiwa Financial Grant. So pag nakita po natin na mas maraming co-op na po ang ready sa isang region, pwede po natin dagdagan. Siguro to give you an example, the regions that gave us the most number of interested co-op includes Region 5. Region 5, nandyan din po ang CAR. Alam niyo naman po ang CAR, marami po tayong mga producers dyan, ano? And then, meron din po tayo sa Region 4. These are mga few of the regions that really said na ready na po for agribusiness. At ito rin po ang kailangan nila because they're not only focused on production but also eventually we'll be putting up mga trading posts, yung mga agri-trading facilities. Lahat po yan ay part sa pag-strengthen po ng role ng ating mga magsasaka dun sa buong value of which marketing and agribusiness is. Okay. Asek, sabihin na natin na ready na yung mga requirements, accredited na sila nitong CDA. Kailan kaya pwedeng asahan ng
mga beneficiary yun na marireceive nila yung financial grant? ASAP. Bakit ASAP? Magandang sagot yun. And that's why ang kailangan po natin sa business plan is that the project should be very viable and ready for implementation. Mm-hmm. Of course, ang also has mga programs na long term. But this is something that we would like to call mga low-hanging fruits po ito. Kasi easily we can determine kung ano po ang kailangan ng isang agribusiness cooperative para ma-strengthen ang kanyang negosyo. So we are looking at 2020. Okay. Asek, maliban sa Enhanced Kadiwa Financial Grant Aims, ano pa po ang nabuong programa ng DA Agribusiness and Marketing Service mula na magkaroon po ng pandemya? Well, of course, yung ating Kadiwa, sinestrengthen po natin yan. Meron tayong partnership with the private sector. Dito po sa Metro Manila, nagkaroon po kami ng mga Kadiwa in partnership with the four big malls. When I say four big malls, yung Yala, ang SM, ang Robinsons, ang Mega World Lifestyle Mall. So umiikot po kami every weekend. Most of the time, apat na simultaneous malls po ang Kadiwa. So ito po yung, this is, instead of, kasi di ba hindi naman lahat ng co-op kaya na nila maglagay ng produkto nila sa supermarket kasi merong mga requirements. So in lieu of that, the malls allowed us to use an area where we conduct fresh produce market. Ginawa na rin po namin ito sa SM Lanang, and recently we were told na once SM Baguio, once Baguio is ready, we will also conduct Kadiwa. Iba-iba pong tawag. Sa DA po, it's simply called Kadiwa in the Mall. Mm-hmm. But for every mall partner with, kunyari po ang Ayala, they call it Bayani. In SM po, they call it Farmer's Produce. In Robinson's, they call it Locally Produced. And in Mega World Lifestyle Malls, they call it Harvest to Goodness. So iba-iba pong tawag, pero lahat po yan, Kadiwa in the Mall. Aside from that, may partnership din po tayo with DILG kasi very active na po ang DA as far as ECLIP is concerned, no? We've realized that ang pagtulong po sa ating mga kababayan na part of the list of DILG is not only for production, but we have to help them have a real sustainable livelihood, at dyan po na naman pumapasok ang agribusiness. And siguro lastly, mamimension ko na sir, no? Yung market matching natin po ay strengthen natin by already identifying yung mga restaurants. Although hindi po po bukas yung mga ibang restaurants or maliit ang kanilang requirement ngayon, this is also the best time to forge partnerships with them para ang ating mga farmers, hindi rin po sila ma-choke, no, sa kanilang mga requirements, and they will be able to really comply with delivery schedules and quality, but the price points. So yun po ay ilan lamang sa mga pinagkakaabalan po ng agribusiness ngayong panahon ng pandemya. Okay, sige partner. Okay. Ma'am, balikan ko lang po yung ano, yung pong tulong niyo financial na lang sa agribusiness, ano, yung 250 million. Paano po ito po, bago po sa isa pong kooperatiba, anong klase pong tulong? Pera po ba, mga suporta po bang magagamitan o training po ba? Anong klase pong tulong ito? Pera, ayun. Sige. Alam mo, ma'am, sa cooperative? Even before, ang DA has always been giving trainings. This time, why very important po na talagang mapili natin ang deserving cooperatives. Kasi sila mismo ang magpapaikot nitong pondong binibigay natin sa so when a cooperative declares na kailangan namin ganitong amount at gagamitin namin for this purpose, yun po ay nakalagay sa plan. Of course, titingnan natin yung background, kamusta ba itong co-op na ito. And aside from that, we will also monitor kung paano nila ginagamit. Kasi kung maganda po ang kanilang paggamit ng pondo, mapapaikot nila yan. And there will always be other programs, no, na they will be eligible, but what's important is now that we are giving them capital, then dapat mapalago nila ang negosyo nila all the more.
Ayun, oo. Kasi ma'am, sa Bicol, lalo na dito sa Bicol, napakarami mga cooperative. Lalo na mga produkto ng pagkipinya, iba-ibang klase mga produkto po na talagang organisado po yung grupo. Nag-umpisa po sa pinaka-zero, ngayon po ay talagang lumago ng lumago. So dahil po dyan sa inyo ay mas talo pang matutulungan ninyo. So ano po yung mga requirements po ba? At magkipag-ugnayan na lang po ba sila sa mga regional office ng AMAS? Ano po yun, ma'am? The best way, of course, is to coordinate po sa ating mga AMADs, no? Sa mga regional office po natin. And if they also need more information, meron din po tayong Facebook page, Agribusiness, meron din po tayong website, which is agribusiness.pa.gov.ph. Nandyan po yung mga downloadable forms as well para makita po nila kung anong mga requirements. At siguro po, dito hihingi na rin ako ng tulong sa inyo, Sir Ruel. You will be given information every now and then para matulungan niyo po kami to be able to inform everybody kung ano yung mga programa, no, ng agribusiness, para at the same time, you can also almost mentor them, di ba? And guide them kung paano sila maka-avail ng mga programa ng ating gobyerno. Opo. So, itong ngayon taon, ma'am, na itong pondo na ito para sa mga cooperative, meron ba tayo, ma'am, plano na proyekto pa, programa sa mga individual na mga hindi po kasali ng cooperative? Yung individual po, ito po yung pinag-uusapan pa ngayon, how we will be able to identify. Because of course, this is different. While we are not yet having a program na niro-roll out natin for individuals, we can also help them by helping them get a loan from ACPC. Kasi ang ACPC, kailangan cooperative pa, pwede itong individual. Although, of course, we are still looking into how a partnership with the LGU will also come into play in the event na there is enough safety nets para po ating mabigyan ng mga financial grants ang mga individuals. But rest assured, we are looking into that, sir. Ayun. So, hindi lang pala po sa mga cooperative at maging ibang individual, meron po tayong mga plano. So, ngayon, ma'am, meron pa ba tayong mga plano na maliban po dyan sa 250 million na budget na po yan? Meron ba tayong, halimbawa, ma'am, meron ba tayong mga online training? Kasi ngayon po, pandemya tayo. Meron ba tayong pag-asani po sa kanila? Ano po bang pinagkakabalahan po ng agribusiness po ng inyong pong ahensya? Meron po tayong agribiz webinar, no? This is, I think, also aired in our Facebook page and YouTube as well. Ang ito is, we feature mga how to start up an agribusiness. We also feature yung mga successful na agripreneurs para makita po ng what we call proof of concept. So this is, I think, every two, as at this point in time, it's every 2 weeks, no? Hopefully we will be strengthen that by doing a weekly webinar. It's uploaded naman po, and this is mga step by step paano po mag-start ng agribusiness. And then later on po, magkakaroon din po kami ng information campaign on financial management. Kasi naniniwala po kami ng ating mga co-ops and even po yung mga ating OFWs na eventually makagusto magpasok po sa agribusiness, maganda po na may guidance sila on how to manage their finances, because these are hard-earned money. Siyempre gusto po natin when they get into agribusiness, sigurado po na bukod sa marirecover nila yung kanilang investment, ito po ay magiging negosyong kanilang mapapalago. Ayun. Sige. Partner, magdadag ka pa? Okay. ASEC, ayaw ng Pangulo itong korupsyon. Paano natin masisiguro na hindi mapapasukan ng korupsyon itong budget para dito sa Enhanced Kadiwa Financial Grants? This is also the reason why we are engaging, and we've decided to make this an effort together with the presidential management staff to monitor and also identify. They're also helping us a vetting process. So meaning, hindi lang po nakasalalay sa ating AMAD or sa ating regions ang pag-decide kung sino po ang qualified na beneficiary nitong grant, but ang PMS is also closely monitoring. Ang CDA po nandyan din. And these are mga safety nets para sigurado po tayo na yung programa at yung pondo po natin ay mapupunta sa tamang kamay. Ayun. Sige. Ma'am, ASEC, ngayon po ay
ang agribusiness po ay talagang halos, lalo na po yung Kadiwa. Yung po bang Kadiwa ni Ani, kanina po ba yung ano? Kanina po ba yung programa? Sa iyo po yung pag-upo po ba yun? Well, yung Kadiwa po, nag-start nga po last year. Pag-upo namin dalawa ni Sektar. Pareho kaming anniversary ni Sektar. Ayun. Na-appoint ko August 5. So, ayun. In the past, sir, there was already a similar program. This was called Tienda during the time of Sec Berna, when she was the USEC for Agribusiness and Marketing dito sa Department of Agriculture bago po siya naging secretary ng Department of Tourism. So yung Kadiwa po took off from Tienda. I believe in giving credit where credit is due, no? Secretary Berna saw that there was really a market for our producers dahil ang merkado po ay nandito sa Metro Manila. So when she left DA and when we became part of DA, we thought of strengthening this program of hers by making sure na it becomes more than just a trade or exhibit event but a selling opportunity. We are very proud to say po na ang ating Kadiwa, yung mga sumasali po na cooperative, sila po ay talagang kumikita. Because this is what it's all about. It's not just about displaying your product, but using this as a business opportunity to open several marketing opportunities. Opo, marami yung nagsasabi nga eh, Kadiwa ni Ani. Bakit po kasi tinawag na Kadiwa ni Ani? Para po malaman ng ating po mga kababayan. Si Sekdar po, ang ating battle cry under his leadership is masaganang ani at mataas na kita. So, kanyang vision, no, masaganang ani means very high yield ng produce, no, at mataas na kita dahil kailangan po kumita ang ating mga producers. Kaya po naging tagline yung Kadiwa ni Ani at Kita, para nilagyan natin ng muka si Ani at si Kita. That's what that gave Kadiwa ni Ani. Ayun, Kadiwa ni Ani at Kita, yun. Sabing sabihin, talagang yung inani mo, kitang-kita talaga. Okay, ma'am, meron na ba tayong mga individual o grupo na dahil po sa agribusiness ay natulungan niyo po, nakilala yung produkto nila at ngayon po ay lumalago na ang negosyo nila sa pag-upo ninyo bilang assistant secretary? So far, yes sir, marami po tayong mga success stories. Yun. And it's very nice. We hear, no, yung ating mga sumasali na mga cooperatives sa Kadiwa, sasabihin po nila sa amin na bumili na sa kanila ang ganitong restaurant, this amount, and regular na sila magsusupply. Marami po tayong ganyan mga stories. At the same time, we also saw that there's an opportunity because like kunyari meron po tayong, we have a producer po ng bottled sardines, no? And now, yung kanyang bottled sardines na binibenta po sa Kadiwa, meron na rin pong bumibili na malaking resort. They rebranded, they call it, they put it their resort. Tapos meron pa rin small name yung ating producer. So by doing so, nakita po natin yung market matching, no? Nagkaroon ng opportunity yung ating fisher folks, yung producer po, na talaga pong makabenta ng kanilang produkto regularly at a large scale. Ayun, sige. Ma'am, isa na lang po ano at yung mensahe mo. So ibig sabihin po ngayon po sa agribusiness po ay mayroon ba tayong mga challenge na ngayong pandemya na para mas talo pang matulungan ang ating pong mga naginegosyo po pagdating sa agrikultura. Yung mga challenge po tayo na ngayon pong pandemic po tayo? Well, meron po tayong mga nakita na mga challenges we are addressing. Because this was also an opportunity for us to see how important po talaga ang marketing at ang logistics as far as our supply chain, no? Food security is something that is tasked sa departamento ng agrikultura. And we are not only into production, but we are also into agribusiness. Even the secretary, si Sekdar po, talagang very aggressive siya pagdating po sa agribusiness. So, with that, we also are pushing for mga agri-trading posts, we are pushing for cold storage facilities, and even mga trucking para matulungan po natin ating mga producers para madala po ang kanilang merkado, ang kanilang produkto sa merkado. At the same time, maas po ang kanilang kita.
kita. So siguro with that, I'd like to thank Sir Ruel and Sir Kevin for having me here. At sa ating mga agri-producers po, rest assured na ang kagawaran ng agrikultura ay naririto para tulungan po kayo na magkaroon ng masaganang ani at mataas na. Ayun, ma'am. Ma'am, aabangan namin po yung tulong ninyo sa mga kooperatiba dahil po after nyan, imumonitor din po namin, lalo na sa aming mga media, kung kumusta ba yung tulong ng gobyerno, napalago niya ba? Napalago niya ba? Napaganda ba? So, yun, congrats ma'am at congratulations po sa agribusiness. And baka po meron pa kayong dagdag na gustong ipaabot sa mga naginegosyo sa agrikultura. So siguro I will also take this opportunity, sir, no, yung mga ating mga agri-producers, kung meron po kayong, kung co-op po kayo at interested, maybe we can also use your program, Sir Ruel, no, as a channel of communication. Pag meron po kayong natanap na mga requests from our cooperatives, please let us know. Dahil kami po ay naririto at naniniwala po kami na ang role ng pamahalaan ay magpakita ng malasakit, lalo na po sa ating mga vulnerable sector, sa ating po mga producers ng agrikultura. Ayun. ASEC Christine Evangelista, ma'am, ang Assistant Secretary on Agribusiness. Ma'am, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. God bless, ma'am. Sige po. Sige, ayan. Si partner, si ASEC Christine Evangelista ng Agribusiness. So maganda. Ano? Good news to. Oy, sa mga kooperatiba ha. Ano pa? Yung mga nagninegosyo sa agrikultura, partner ha. Sabihan mo na yung mga nagninegosyo sa agrikultura. Mamaya, agad-agad. Sasabihan agad na natin. ASAP pala to. ASAP, halimbawa, kooperatiba na magpipinya. Kooperatiba na ninegosyo sa pili. Di ba? Sa atin, sa Bicol, meron mga ganyan eh. So, sabihin na natin, ang kada isang kooperatiba, 500,000 or 1 million. Napakalaking budget. Oo, malaking budget na yan, ganyan. So, yan ah. So, congratulations po sa agribusiness and the marketing ng Department of Agriculture dahil po hindi po silang papabaya na ganun po ang kanila pong pagtutok, lalo na po ngayong pandemya, partner. Yan talaga ang pangunahing solusyon upang matulungan po na lalo na bumagsak po sa pagninegosyo, lalo na hindi na po sa pagninegosyo sa agrikultura, maging iba po pong mga nagninegosyo po sa ating pong dito po sa ating bansa. Partner, ang hinihintay ng ating mga magsasaka yung mabigyan sila ng pondo ng pamahala. Yeah. Kaya good news talaga ito, partner. Ano? So, sige. Sana gamitin nyo sa tama. Sa tama. Gamitin sa tama. Oo. Ha? Pagkooperatiba, talagang ano dyan, ha? Pag-usapan nyo kung ano talagang nararapat na gamitin dyan sa pondong yan na halos 250 million, sa buong Pilipinas. Palaguin, partner. Buong kasi Pilipinas sayang naman, partner. So, diba? Ilang region ba tayo? Region 12 at iba pa na matulungan po sa buong Pilipinas. So, yan po ang ating pong pagpanayam sa Assistant Secretary po ng Agribusiness, si ASEC Christine Evangelista. Sige, partner, paalam na tayo sa ating programa. Okay, maraming salamat sa ating mga suking manonood na talagang patuloy na nag-aabang dito sa ating programang Bicol on the Go. Ako po, si Kevin Alba. Yes, sige po. At yan po ang aking partner. Ay inyo pong bagong partner na makasama. At nadagdagan po ang mas gwapo sa akin. Sige, parang pabalam po tayo mga kaibigan sa programang Bicol on the Go. Ako po yung lingkod, Ruel Saldico. At ang una po sa lahat ay ang kapayapaan. Ito lang po yan sa programang Bicol on the Go. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 099
9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best. Ayaw mo bang lumabas dahil natatakot ka sa COVID-19? Pero shopping is life? Negosyo ba ang hanap mo sa abot-kayang kapital lamang? O kaya naman gusto mong mamili ng pansariling kagamitan? Tara na! Sa Oragon Japan Auction House Online Bidding Facebook Group. Sumali lamang sa kanilang Facebook group at eksklusibo mo nang makikita ang kanilang items gaya ng quality ceramics from Japan, kitchenwares, tablewares, dining tables, cabinets, sala sets, toys, bags, shoes, beds at marami pang iba. Pwede mong personal na i-pick up ang items at kahit nasaan ka mang panig ng Pilipinas, don't worry dahil they ship items nationwide. Ano bang hinihintay mo? Sali na sa kanilang Facebook group, Oragon Japan Auction House Online Bidding. For more inquiries, i-like at i-message lamang ang kanilang Facebook page, Oragon Japan Auction House. Or just call or text 0919-075-2203. Pwede mo rin bisitahin ang kanilang warehouse for actual auction or nego days dahil every week, panibagong items din ang kanilang ipapakita. Oragon Japan Auction House, matatagpuan sa Benmar Building 2, Concepcion Grande, Naga City. Just here at Oragon Japan Auction House, your business is our concern! Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific, matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific.